Yon, ito yung dahilan, mga boss, yan, oh. Kita nyo yung spring nya. Oh. Yan, pang wave 125 yung napili ko. Siya lang yung medyo malapit. Tapos ayan, pagka kayo nagkabit ng racing spring, mga kamekanik ko, dapat pa-triangle yan, ganun. Pa-triangle siyang ganyan, oh. Yan, oh. Yan, ganyan. So, mga kamekanik ko, magandang araw sa inyo. Meron tayong customer dito na HD3 motor niya. Ang issue niya, mga kamekanik ko, ay nagra-running clutch daw. Ang tigas nga ng clutch. Subukan natin yung ano, why. Yan o. Yun yung issue niya, mga kamekanik ko. Natalon siya. Kahit anong gawing pisa, kahit anong gawing adjust, ganun pa rin mga kamekaniko. Kaya dinala na sa atin nung ano natin, nung suki natin. Ano? Talagang ayaw umano mag-clutch. Yung kung makikita nyo, ayan, nabuksan ko na yung kabila, pakita mo. Ito yung clutch release niya. Ngayon, sa sobrang tigas, kung mapapansin nyo, kita nyo, pag pinipisil ko yung clutch, naangat na siya, oh. Dito, i-side mo, mama, para kita nila. So, yun, oh. Talagang naangat siya, mga kamekaniko. Ngayon, ang gagawin natin diyan, babaklasin natin yung kanyang clutch. Titingnan natin yung spring. Baka pinatigasan ng spring, yun, ganun. Kasi sabi sa akin, umiyari, siya lang daw nagagawa. Yan, titingnan natin. Babaklasin lang natin mga kamekaniko itong mga tornilyo ng crankcase yan. Tsaka itong tadyakan. Carburetor. Yun lang mga kamekaniko ang tatanggalin natin para matanggal tong cover na to. Ito yung kakalagin lang natin mga kamekaniko. Una palang gagawin nyo, ibababa nyo yung langis pala. Yan. Yan, meron na akong lagayin dito. Yan, dyan natin lalagay yung langis niya. Para makita natin kung ano yung sira, kung bakit ayaw mag-clutch. Yan. Kalagin ko lang mga kamekaniko. Yan mga kamekaniko, nakalag na natin lahat yung abubot niya dito. Tsaka pati yung tornilyo. Ang tornilyo niyan ay ilang piraso ba? Isa, dalawa, tatlo, apat, lima, anim, pito, siyam. Siyam, meron ba yan dito sa lalim? Kaya ngayon, bubunutin na lang natin ito. Yan, magtatanggal pala tayo ng tambutso. Kala ko sakit siya. Tanggalin natin yung tambutso niya, mga kamekaniko. Yan, nakalas na natin, mga kamekaniko. Yan, halagin natin. Mahuhugot na yan. Alright, ito na siya mga kamekaniko. Hanggang na siya. Yan, sunod naman natin kakalagin mga kamekaniko itong spring niya. Yan, tama nga hinala ko. Dikit-dikit siya. Inalo nga siya mga kamekaniko in spring. Kaso ang inilagay na spring ay naghalik-halik na. Napakikita ko sa inyo, kakalagin ko lang. Yan, kalagin natin to. Gamit lang tayo ng 19mm na socket. Yan na. May washer siya. Yan, may washer siya mga kamekaniko. Yan. Natanggal na natin. Yan na.
Pakikita ko sa inyo mga kamekaniko yung kung bakit ayaw niyong mag-clutch yan. Kita niyo ba? Pepesto ko lang na magandang camera. Yon, ito yung dahilan mga boss, yan oh. Kita niyo yung spring niya? Oh. Yan oh. Halos lahat ganon. Bakit ayaw? Kasi dikit-dikit na mga kamekaniko, yan oh. Halik-halik na yung kanyang spring. Kaya ayaw na itong bumaba pag pinipisail. Tukod na siya. Yan oh. Wala na siyang play. Kaya ayaw niyang maghiwa-hiwalay yung lining niya. So yun, tatanggalin natin ito. Parang dinagdagan ng lining o ano. O pinalta ng spring. Tatanggalin lang natin itong 6 na tornilyo. 8 lang, 8. Yun, natanggal na natin na... Sa nakita ko naman, standard yung spring niya mga kamekaniko. Stock spring. Ang ginawa lang nung may-ari, yung nagkalag, dinagdagan ng lining. Yan o. Yung isang bagong yan, dinagdagan. Kaya yung spring natin kinapos. Yan, papalitan na lang natin siguro to ng bagong lining. Tapos, palitan tayo ng bagong spring. Siguro nadaplis to, kaya ginawa niyang ganon. Palit na lang tayo ng spring yan. I-re-racing spring natin kahit siguro tatlong peraso. Yan, bibili lang ako sa bayan mga kamekaniko. Okay, bili lang ako mga kamekaniko. Diyan muna kayo. Yan mga kamekaniko, andito na tayo. Nakagaling na tayo ng bayan. Nakapamili na rin tayo ng pyesa. Habulin lang yung nilagay ko ng langis. 1 litro. Tapos ito, replacement lang yung nilagay natin na lining. Tapos tong spring, papalitan na rin natin yung tatlo nito. Re-racing spring na rin natin para siguradong hindi dadaplis pag sinipaan. Ito, meron akong tatlo dito. Yan, pang wave 125 yung napili ko. Siya lang yung medyo malapit. Yan. Kasi na yung gasket. Yan, nabubuhin lang natin siya dito bago natin gandahan yung gasket. Titisingin muna natin kung hindi na siya dadaplis o hindi na siya mag-running clutch yan. Kabit lang natin dito mga kamekaniko. Ito muna kabit natin para makita natin kung yung ikakabit nating spring ay hindi hahalik. Yan. Pakikita ko sa inyo. Yung kabit na natin mga kamekaniko. Bago nga pala kayo magkabit ng lining, lalagyan nyo muna yung spring bago nyo ikabit dito. Ang spring ng 125 ay medyo mataba. Yan. Isesentro nyo lang. Yan. Tapos pagka kayo nagkabit ng racing spring, mga kamekaniko, dapat pa-triangle yan, ganun. Pa-triangle siyang ganyan, oh. Yan, oh. Yan, ganyan. Tapos yung standard, babalik natin. Yung tatlo. Kung gusto nyo may talagang malakas, i-pull spring nyo. Kaso sobrang ganit ng clutch nun, pagka ganun. Yan, ganyan ang tayo niya, salisihan siya. Pag-anim, pag-apat, tapatan lang, ganun lang yan, mga kamekaniko. Yan. Nalagay nyo muna pakamay. Yan mga kamekaniko, naikabit na natin yan. Okay na siya. Hindi na siya kagaya nung dati na dikit-dikit yan, oh, kung napapansin nyo yung spring yan. Oh. Yan, ilalagay din natin yung standard na spring. Tinesting ko lang yung tatlong binili natin. Kung okay siya. Yan, okay naman. Hindi na siya nagalik-halik. Yan na, bubuhay na lang natin, kakabit natin doon. Yeah, pag naikabit nyo ng ganyan, mga kamekaniko, siyempre, mahirap patamaan yun dito. Ang gagawin nyo, kakambyo nyo. Yan, nakakambyo na siya. Kinambyo ko na kanina. Kaya naikot to. Yan, o, naikot siya pag nakakambyo. Kaya ang gagawin nyo, ikakambyo talaga. Para madali magtama. Yan. Pag inikot nyo yan, hanapin nyo lang kung saan tatama. Tama yan. Yan, natama na siya. Pag hindi pa rin yung mapatama, di silipin nyo na. Hindi mahirap lang, pero kaya na naman. Ano? Yan, tumama na siya mga kamekaniko. Ngayon, pwede na natin ilagay itong washer niya. Tsaka itong tornilyong 19.
Yan, pwede natin gamitan. Kagandahan pag nakakambyo, pwede dito na yan sa pigilan sa gulong. Ano, okay na siya. Ngayon, iikpitan naman natin itong kanyang mga spring. Unahin niyo muna yung malaki, yung makapal. O yung racing. Make sure niyo lang na nakagitna. Para maganda yung play. Yan, pantay-pantay na siya. Ipitan na lang natin. Yan, ang sunod naman ay kakabit niya mga kamikanik ko pag naipitan niya na itong anim na tornilyo, yung kanyang gasket. Yan. Tapos may o-ring to dito. Tapos to, meron din tong ito. Yan. Sa bumba ng langis. Dito na natin nilalagay. Dito, yan. Sa tabi. Yan. Tapos pwede na natin siyang ipasok. Dandahan niyo lang. Pasok na yan, nakakamiganiga. Magkaganyang maganik, huwag yung pepersahin. Baka kasi yung kanyang ano, sabit. O, yan, pumasok na siya. Yan. Make sure nyo na walang tabis na gasket o kulang. Yan. Kaya kapit lang natin yung kanyang mga tornilyo. Yan, pag natapos na naigpitan mga kamikaniko, kakabit na natin yung kanyang cable saka yung kanyang clutch release. Kaya uunahin natin to, susubukan natin siya kung running clutch pa o hindi na. Yan. Kabit lang natin to. Yan. Ito sa gitna. Yan, yan. Tapos, yan, nakabaligtad na ganyan. Titing ko, sa gitna itong isa, tapos ito, nakabaligtad. Tapos ito, dito natin kakapit. Ganyan ang tayo niya. Sasama-samahin nyo na siya. Yun. Yan, ganyan. Meron yung tatlong tornilyo na maliliit. Ito, yan, tatlong tornilyo. Okay, testingin muna natin kung running clutch pa siya bago natin paltan o bago natin lagyan ng langis. Ikitan nyo na rin para wala talaga ka-play-play. Okay na siya mga kamikaniko. Ngayon kabit muna natin yung kanyang cable. Tapos pipisilin natin kung okay na siya. Tutay na yan. Baka makaturita ka. Kabit lang natin tong cable niya. Magalit.
Yan. Yan, kabit natin to. Yan. Tapos adjust natin. Basta make sure nyo na may play to ha, yung adjust dito. Yan, yan. Yung adjust na yan, kailangan may play. Kasi pag tukod dyan, ano naman yan, the place. Hindi pa. Yan, maganda na siya. Yan. Okay na siya mga kamekaniko. Na-play na siya. Ngayon, kung paano ma-check para hindi siya o para makita nyo agad. Hanggat hindi pa buo, kung running touch o hindi, kaya i-cambio nyo, primera. Ayan, nakakambio na siya. Ayan. Kita nyo ba? Ayan, pakikita ko sa inyo, nakakambio na siya. Yan, nakakambio na siya mga kamekaniko. Ayan. Kaya kung sino mga, ano yung mga clutch, ano, ang gulong, kaklutch natin, tapos iigutan nyo, no? Naiigot siya. Ayan o. No? Pisil, clutch, yeah, ikot. Yan, naiikot siya. Ibig sabihin, hindi na siya running clutch. Yan o. Kaya, bibitawan ko. Yan. Ayan, maganit. Ayos na. Ayan, okay na yan, mga kamekaniko ko. At, may issue din kasi yung HD3 na pagka nilagyan nyo ng sipaan, inadaptis naman daw. Pero mga issue ganun, may nagagawa kong ganun. Ayan, checkin natin kung nadaptis. Nagyan natin ito sipaan. Lagyan natin ito si Panya. Titikin nyo lagi yung mga posibilidad na pwedeng mangyari bago nyo buuin. Para hindi medyo mahirap yung inyong trabaho. Kasi, ang tingin ko dito, kaya dinagdagan ng lining, ay nadaplis ang tadyakan. Ngayon, nung dinagdagan, ayaw namang mag-clutch, running touch naman. Ah, subukan natin. Hindi naman siya nadaplis mga kamekaniko. Nasa sinisipa ko, hindi naman. Ibig sabihin, okay na yan mga kamekaniko. Kabit na lang natin yung mga abubot niya, tapos pandarin natin, pakikita ko sa inyo. Yun, okay na mga kamekaniko at te-test drive na lang natin. Mga anda pa. Na. Testing naman natin kung hindi siya running clutch o hindi siya the place. Ganyan lang gawin nyo, palitan nyo ng clutch lining, tapos lagyan ng racing spring ng Wave 125. Okay naman din siya sa Bronte Gaso. Napakaganda. Yan, sa mga bagong nanonood dyan sa akin, ha, huwag nyo sana ko kalilimutan i-subscribe at hit yung notification bell para sa susunod natin mga video. Yun lang mga kamekaniko, peace out!